Magandang hapon po. Ako po si Ping Medina kasama si Bernadette Herrera D. Kami po ang inyong opisyal na tagatala na magtatampok ng mga kahanga-hanga at bukod-tanging nilalang, bagay at lugar dito sa Pilipinas. Ipapakilala rin namin sa inyo ang lahat ng una, pinaka at nag-iisa. Kami rin po ay magbabantay at susubaybay sa lahat ng mga record-setting at record-breaking ng mga events na isasagawa or di naman kaya gagawin pa lang ng ating mga kababayan. Kaya simulan na natin ang pagsulat, pagsaksi, at paggawa ng kasaysayan dito sa Philippine Book of Records! BH, ano yung trip mo? Eh, kasi nababagong taon, so tinitingnan ko kung ano magiging kapalaran ko for 2014 sa pagbabasa ng go-hit ng aking mga palad. Bakit? Yung mo ba sinubukan yun? Hindi ako kasi naniniwala ako sa mga signs sa kalangitan eh. Pag aligned yung mga favorite stars ko, alam ko yon. Good luck yon. Talaga? So mahilig ka pala sa mga heavenly bodies? Yes! Eh, di saktong-sakto itong papasyalan natin dahil ito pala yung pinakamalaking planetarium sa Pilipinas. Wow! Parang yes. Exciting yan, ha? Pwede yan, pwede. Let's go, check out natin yan, BH. Let's go! Saan ba yan? Doon na? Doon! Ayos! Na mas matindi pa sa sakto! Ito palang Planetarium Science Discovery Center. Bukod sa pinakamalaki sa Pilipinas, ay may isa pang malupit na record. Malalaman natin sa ating mga butihing host, Pasok Ping at BH. So, Sir Dudes, gaano po kalaki itong planetarium na to? Yung planetarium natin dito, small ovation, 15 meters. So, ang seating capacity niya is 158 seats. Plus, we have provisions for PWD. So, pwede tayo magpasok dyan ng mga up to 3 wheelchairs. So, ilan ang total capacity po niya? Ilan ang makakapanood? 158 plus 3. 3 PWDs. Nagpagawa kami ng special ramp. So, accessing through the elevator for the PWDs, of course. On average naman, ilan po yung nanonood every day? Nako, on a daily basis, depending on our peak season, we can have as much as 12,000 people. In one day? In one day, on peak season. Pero pag mga summer days, which is perfect for walk-ins, yung mga nandito lang sa mall, yun yung magandang araw na makapunta sila. Hindi siya napupuno, very comfortable. Saan po galing yung mga facilities ito? Yes. Itong planetarium system was purchased from Salt Lake City, Utah. Evans and Sutherland ang gumawa niyan. Digital planetarium siya. Hindi na siya yung nakasanayan natin noon na analog lang. This planetarium can play 360-degree movies. So hindi lang puro sun, mga stars, mga celestial objects ang makikita natin dyan. We have features on the underwater environment, merong Sahara, kumpleto. Hindi lang puro space. So kasi nandito kami, Sir Dudes, dahil gagawaran nga namin kayo ng pinakamalaking planetarium ito sa buong Pilipinas. Salamat, tama po ba? Ano pa po ba yung mga special features itong planetarium natin? Itong planetarium na to, ma'am, ang DigiStar 5 system natin, ay ito yung pinaka-modern sa buong mundo. And we're proud to say that it's located here in SM Mall of Asia. Ang alam ko yung mga planetarium, may sarili talaga silang building eh. Bakit yung ginawa sa mall? Ah, okay. That's actually a good question, sir. Alam nyo ba, may trivia po ako. Tayo lang sa Pilipinas, sa buong mundo, ang may planetarium na located sa loob ng mall. Sige, sir, go. We attended the International Planetarium Society meeting. Tapos lahat talaga lumapit sa akin at nagtanong, totoo bang yung planetarium ng Science Discovery Center ay nasa mall? Sabi ko, opo, ano yun, sa tabi lang, sa labas? Hindi, ma'am, nasa mall talaga, doon ang entrance ninyo. Para sa kanila, talagang ano yun, kakaiba sa buong mundo. Kasi usually sa museums yan or
sa mga schools. Patok yan sa mga kids, ano? Yes, so, and alam mo, sir, mas natutuwa nga lalo ang mga magulang dito kaysa sa mga bata. Exciting. Mas exciting. Yeah. Excited rin naman talaga ako na. Di ba, ikaw mahilig ka sa ito, yes, Kadis? Yes, gusto ko na. Sir, baka naman pwede kami na sumilang. Okay, yay, yeah, excited kami. So ito yung 360. Yes, 360 degree dome. Tapos meron po tayong dalawang high definition projectors that give a seamless image. So hindi ka lang nanonood sa harap mo, pwede ka manood sa side, pati sa taas at sa likod, makikita mo yung image niyan. So parang real life talaga yun, no? Pag yes, sir. Yung lalo na kung nasa space ka, ganun very talaga immersive yun, feeling mo, nandun ka talaga. Yes. Then, paano siya kinocontrol? Ah, ito po yung ating control booth. Come on in. So, this is the Digistar 5 system. Kung ano yung view sa dome, nakikita rin ang controller dito. Tapos, all the other shows, with just a click of the mouse, mapapalitan mo na yung show, for example. Or if you want to zoom in and go, for example, to the planet Jupiter, kiklik lang niya yun, pupunta na kagad yung Jupiter sa harap mo. Pwede mong paikutin, you can go around the moons of Jupiter if you want to. And we can also do some ano here, ma'am, yung rendering ng Earth. For example, pag nagkaroon ng global warming, anong mangyayari sa tubig, tataas ba? Magkakaroon ba tayo ng mga floods? We can render that here in the planetarium. Amazing. And then ano tong yellow, red, magenta? Yes, that's to control the lighting naman. Kasi kaya rin natin dito mag-light shows. For example, meron kang music like a house music or you wanna play U2. Mag-ano yung shows niya dito, yung lights niya pala. So ma'am, itong system natin can also be controlled by, paabot nga, ito, by any tablet. Yes ma'am. So for example, gusto mong magkaroon ng lecture about the planets, the stars, nandudong ka sa harap, punong-puno ito kunyari ng mga estudyante, pwede mong i-control on your own habang nasa harap ka. You can do that wirelessly dito sa planetarium. Ito yung mga... Para ka nagkot PowerPoint presentation. Ay, ganun na. Pwede rin yan sa phone. Yes, sir. Any smartphone or platform, kayang mag-connect dito. Kaya dapat sulitin natin at manood na tayo talaga, Pink. At 1:50, sulit na sulit. At 3:30, sir, kasama na yung access to the Science Center. Okay, okay. Oh, let's watch. All right. Anong gusto mong movie, Pink? Pwede ba lahat? Pwede na pwede. Halika. Ayan na, napanood mo ba? Napanood mo? Happy ka ba? Happy? Opo. Nakita mo yung Pluto? Opo. Maganda, maganda. Opo. Nag-enjoy ka? Opo. Eh, si Mickey Mouse, nakita mo doon? Hindi po. Bakit? Hindi mo nakita? Dahil planet ang pinood ko. Ah, okay, okay. Sige. BH, mukhang mapapadalas ang tambay ko dito ah. Ang saya dito, grabe. Oo, diba? At hindi lang yun, Ping, ha? Hindi lang ito para sa mga katulad mo na mahihilig sa heavenly bodies. Pero ito ay pampamilya pa. Habin mo perfect bonding moments, tapos may matututunan ka pa. Yes. Parang yung show natin, kaya tayo merong season 2. Yeah. Kaya tutok po kayo. At marami pa kayong matututunan dito sa Philippine Book of Records.